That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Good morning, afternoon, night, whatever time you were watching, welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, as you can see from the title, it's going to be the last days or last week of me being a junior high school student. So sa vlog na to, I'm just going to show you some clips of me while answering and studying my modules during the last days of me being a junior high school student. And also, I'm going to show you my moving up day in this vlog. And sa medyo dulo ng vlog na to, ikukwento ko sa inyo yung mga highlight stories ko during my junior high school life. And also, ikukwento ko rin yung mga natutunan ko during that 4 years. And sa dulo din ng vlog na to, ipapakita ko yung mga moving up gifts ko for myself. So without further ado, let's hop onto the video. So right now, napanood nyo naman na yung clips ng vlog kung saan ipinakita ko yung clips ko while answering and studying my last subjects of being a junior high school student. So right now, it's 7/16/21, July 16, 2021. And for this part of the vlog, I'm going to show you the clips of me dahil today is my moving up ceremony. So ayun, today I just dolled up for myself and for this vlog and for my moving up ceremony. So ayun, nag-makeup lang ako, kakatapos mo lang mag-makeup. This is my makeup for today. And nakadress lang ako na black. This is my outfit for today.
And this is my hairstyle. So it's already 3 p.m. and nagsistart na talaga yung moving up ko. So ayun, my mom is taking a bath right now. And ayun, ayos na ako. And this is my two brothers. Hi, Sean. Hi ka. Hi ka, Bon. Hi. Yon. Tapos yung dad ko, alam niyo naman, nasa ibang bansa siya. So isi-send na lang namin kay dad yung pictures ngayong moving up ceremony, pictures, and yung mga, yun nga, yung mga mangyayari sa araw na to. And later din, ipapakita ko sa inyo yung handa, and yung lola ko nakahiga doon, mamaya pa siya magluluto. So, ayun, nag-uumpisa na yung moving up ko. Yan. Yeah. Isang parang dito sa amin. Kami twice sa amin yung to, yan. Ang lahat ng ito ay isang malaking hamon sa ating lahat, kung kaya't saluto kami sa inyo. Tayo sa pamanang lungso ng Imo. Ako Pilitsiya at Imo sa ating puso. Hi, kay. Hello. Hi, kabos mo. Shut up. Limawuro na sa mga magulang. That's me. I look ugly. God's advance. Mobley, Harvey, Ian, Park, Lauren, Julian, Lawrence, P. Nevada, Janine, Jane, A. Dean, Larry. Pick your season of occupation. It's time to send in your app. Get to know your short-term friends. You only talk to till summer ends. The best way to spend your day in it. Hey guys, so right now, napanood nyo naman na yung clips of me while answering and studying my modules during the last day of me being a junior high school student, and also napanood yun naman na yung moving update ko sa vlog na to. So for this part of the vlog, guys, I'm going to share with you some highlight stories of me during my junior high school life, and also I'm going to share what I learned during that 4 years, and ipapakita ko rin sa inyo ang aking mga moving up gift for myself. So ayun, I think sisimulan ko na lang sa part na ipapakita ko muna sa inyo yung mga moving up gift ko for myself, dahil pag napunta na ako sa part na nagkukwento na ako ng experience ko and what I learned, magiging mahaba yon, so baka ma-board kayo. So ipapakita ko na agad sa inyo yung moving up gift ko ngayon. And also guys, ililink ko down in the description box yung mga items na binili ko for myself just in case you're interested. So ayun, let's start. Okay, so my first moving up gift for myself is the one I'm wearing right now. So this is a dress, Kendall inspired dress. Ayan, so papakita ko na lang siya sa inyo. So ayan siya. It's very, very long. But I want it to be short. Pero ang haba talaga ng dress na to. So this dress is from Shein. I don't know how to pronounce it, kung Shein or Shein. Basta ayun, this one is from Dot. So ayun, the quality of this dress is very, very nice. The straps is adjustable and the fabric is silk and stretchable. The size of this dress is medium dahil wala nang small. Pero kung pitit ka or kagaya kita, I suggest to get small or medium. Actually, dapat nga talaga small lang yung kukunin kong size, kaso hindi na available. Kasi itong dress na to, medyo malaki talaga siya, guys. And yun nga, sobrang haba niya. And yung kay Kendall Jenner, sobrang ikli. And when it comes to dress, gusto ko talaga maikling-maikli na fitted. Pero ayun nga, okay naman to kahit medium yung kinuha ko. Ang body hugging naman siya. And ayun, medyo mahahaba lang siya. Lagpas siya ng buhod. Pero siguro itaas mo na lang or tupiin mo para umikli siya. Or kung ano mang length na gusto mo. And my second moving up gift for myself is this one. My dream leather jacket. So ayan, sana nakikita nyo siya, guys, ng maayos. So, ayun, this is my second moving up gift for myself, a leather jacket. So, ayun guys, to be honest, this leather jacket has a story. Alam nyo ba guys, halos 1.5 or 2 months ko siyang pinag-ipunan.
And also, chinutor ko yung brother ko na si Sean and si Raven, yung two brothers ko. Chinutor ko sila for 1 month. Chinutor ko sila ng buong fourth quarter nilang dalawa para bayaran ako ni Mami. So, ayun nga, si Sean, chinutor ko siya ng pang buong fourth quarter niya and binayaran ako ni Mami ng 300. And yung bunso namin, si Raven, chinutor ko siya ng, yun nga, buong fourth quarter module din. And ang bayad naman sa akin ni Mami dun sa bunso is 200 pesos. So, ayun, ang hirap nun, guys, kasi, alam mo yun, may ginagawa ako sa school ko na mga modules and LAS and performance tasks. Tapos, tinuturoan ko pa yung pangalawa kong kapatid and yung bunso namin. When it comes to the quality of this leather jacket naman, to be honest, nung dumating siya, medyo disappointed ako. Kasi, the fabric of this jacket is not that 100% leather, which is good to our country, Philippines. Yung quality niya is, yun nga, not 100% leather, which is good. Pero medyo plastic siya, ganun. Tapos may smell siya, which is okay lang naman sa akin yung may smell. Pero ang na-disappoint ako dito sa jacket na to is, I don't know, feeling ko mukha siyang raincoat pag suot ko. And kaya sobrang na-obsessed din talaga ako sa jacket na to is because of Kendall Jenner and Bella Hadid, my baby Bella Hadid. So, ayun, kaya sobrang na-obsessed ako sa leather jacket. And dahil nga medyo nahihilig na ako mag-strapless or mag-sando, kaya binili ko tong leather jacket na to. Pero ayun nga, ewan ko lang oh, feeling ko lang pag suot ko mukha siyang raincoat. Pero I think masusuot ko naman siya. So, ayun, ipapartner ko na lang siguro siya sa mga strapless dress. So, ganun ko na lang siya papormahan. So, ayun, binili ko talaga to dahil kay Bella Hadid. So, my next moving up gift for myself is very, very beautiful and I can't wait to wear this one. And my next moving up gift for myself is... a knee-high boots. So, ayan, this is so fucking pretty. Oh my god, I can't wait to wear this one. So, itong knee-high boots naman, I think ipapartner ko din talaga siya sa mga dress ko na fitted na strapless din or sando na yun nga, na fitted. Ipapartner ko siya doon. So, ayun, kaso hindi to from Shein. So, ayun yan. This is my third gift for myself. Look. So, ayun, my next moving up gift for myself is another dress. So, ayun. Nakita niyo na tong dress na to. Tinumbnail ko na siya dun sa, I guess, fifth vlog ko. Yung my first helix piercing experience. And also, yung itong dress na to din, yung suot ko dun sa moving up day ko sa part ng vlog na to. So, ayun. This dress naman is from Shopee. The quality of this dress is just chef kiss. It is so fucking pretty. I really, really love this dress dahil sobrang ganda niya kapag suot ko siya. And ayun, sobrang fitted niya. So, ang size niya is large. When it comes to dress, ang kinukuha kong mga size palagi is large. Hindi dahil mataba ako, it's because I'm so tall, kaya ayoko maging maikli. And ang ganda rin ng color niya, color black, so nakakapute. This dress is also inspired by Kendall Jenner, pero kasi yung kay Kendall sando lang. And ito, dress version nung kay Kendall Jenner. So ayun nga, this one is from Shopee, ililink ko din siya down below. In the... Okay, so for the last item or last moving up gift for myself, is also a dress. So, this is a dress. This is also from Shein or Shane. So, ayun. The quality of this dress is okay lang naman. Maganda yung design niya. Pero, manipis siya, guys. So, ayun. Yung size nung kaninang dress na pinakita ko sa inyo na black, yung size nun is kinumpare ko naman sa size ng dress na to sa Shein bago ko binili. So, yung size nung black is large and yung size nito is large. Pero, nung dumating siya sa akin, guys, sobrang laki niya. So, ayun, guys. Kung kukuha kayo ng dress na to, I suggest to get extra small or small. Wag large kasi sobrang laki niya talaga, guys. Pero ayun nga, I think ipapa-alter ko na lang to. And hindi naman siya sayang kasi masusuot ko naman siya. Pero ayun, baka nga ipa-alter ko para maging fitted. So ayun, guys, yung moving up gifts ko for myself. 5 lang naman sila. So ayun, guys, kung nakikita ninyo yung thumbnail ng vlog na to, ito yung look ko and ito yung damit na suot ko. Ito mismo kasi nga, diba sabi ko kanina, nag-picture ako for the thumbnail of this vlog. So kung makikita nyo, guys, meron ako dun na suot na sash. So ayun, guys, ipapakita ko sa inyo yung sash na yon ngayon. So this is the sash that I am wearing dun sa thumbnail ng vlog na to. So, ang nakalagay is Class of 2021. So, this one is from Shopee, guys. Binili siya ni Mom sa akin.
So, ayun, pinabili ko siya kay mom. Ilalagay ko na lang yung price dyan. And ililink ko din down below. Pinabili ko siya kay mom para, yun nga, para sa mga pictures na gagawin ko. And hindi lang yung class of 2021 yung meron ako. Meron din itong congratulations sash. Pero hindi pa ako nakakapag-picture na suot to, guys. Both of them is from Shopee. So, ililink ko na lang siya down below, guys. Just in case you're interested para sa mga mag-moving up din or mga gagraduate din dyan, guys. So, ayun, this is so perfect. Ililink ko na lang siya down in the description box. Okay, guys. So, yun yung mga moving up gifts ko for myself. And those items is from my own money siya, guys. So, ayun. So, tapos ko na ipakita sa inyo yung mga moving up gifts ko for myself. So, let's proceed to the part of the vlog kung saan ikukwento ko yung mga highlights, stories ko during my junior high school life. And also, what I learned during 4 years. So, ayun, ikukwento ko na siya sa inyo. Okay, so let's start with myself. So, ayun, pagdating sa makeup, guys, nagsimula akong mag-makeup nung grade 7 ako. So, ayun, ang unang-unang makeup na in-apply ko sa sarili ko nung grade 7 ako is lip tint lang talaga, guys. Ayun, pero hindi ako everyday nagli-lip tint. Nagli-lip tint lang ako every time I want to feel more extra and tuwing may event lang or wala lang, pag-trip ko lang, dun lang ako nagli-lip tint. And nag-start lang ako sa lip tint na bigay ng ka-office mate ni mom na Tony Moly. So, ayun. Tapos, nung nag-grade 8 naman ako, guys, dun ako nagsimula na maglagay din ng cheek tint. Tapos, hanggang grade 9, yun lang yung makeup ko, guys. Naka-powder lang ako palagi. Tapos, naka-cheek tint and lip tint. Tapos, hindi pa ganun ka-blend na maayos yung cheek tint ko. So, ayun. Tapos, ngayong grade 10 na ako, dun ako nag-start, especially nag-pandemic and quarantine. So, dun ako nag-start na maglagay ng eyeliner, maglagay ng highlighter sa nose, gumamit ng mga lip tint lalo, and mga highlighter sa face, and kung ano-anong mga cheek tint. Pero kung makikita nyo, hindi pa ganun kaayos yung pagkaka-makeup ko. Like, itong eyeliner na to, yung isa mataas, yung isa pantay. So, ayun nga, nag-uumpisa pa lang ako mag-makeup, guys. Kaya, ayun, inaaral ko siya ngayong pandemic and ngayong grade 10 ako. So, gusto ko lalong gumaling mag-makeup. So, ayun. And when it comes to fashion naman, guys, simula nung bata ako, mahilig na talaga akong pumorma, magtali ng hair ko, magsuot ng mga palda, manood ng mga fashion show. So, ayun, bata pa lang ako, sobrang hilig ko ng pumorma. Tapos, nung grade 7 ako, kung sa maaalala ko, tuwing pasukan, mga first week, madalas naka-civilian lang ako nung grade 7, grade 8, grade 9. Kaya ako naka-civilian ng first week, kahit minsan may uniform naman na talaga ako, is because wala lang, gusto ko lang pumorma sa school. Ayun, naka-civilian ako para pumorma sa school. Tapos, ano, nung grade 7 ako, ang pinakahilig ko talaga is magsuot ng palda. Tapos, nung grade 8, mahilig pa rin ako magpalda. Tapos, nung grade 9, mahilig pa rin ako magpalda. Pero, nagpa-practice na akong pormahan yung mga jeans. So, ayun nga, bata pa lang ako. Mahilig na talaga ako sa mga makeup things. And, sobrang hilig ko na sa damit. Gustong-gusto ko nagsusuklay. Gusto ko ng palda. Gusto ko magkaroon ng mga knee-high boots. And, nanonood din ako ng mga fashion show. Pero, hindi ko alam na gusto ko pala talaga ng fashion. Yun nga, guys. So, ayun, simula nung nag-pandemic and nung nag-grade 10 ako, doon ako nag-start mag-invest sa mga makeups. Kasi nga, doon ko na-realize na gusto ko pala talaga ng mga makeups. Tapos, doon din ako nag-start mag-invest ng mga clothes, hair accessories, shoes. So, ayun, guys, grade 10 ako, nung na-realize ko na gusto ko pala talaga ng fashion. Last year, 2020 ko, na-realize na gusto ko pala talaga ng fashion. Tapos, nung 2020, yun nga, na-realize ko. And ngayong 2021 na, mas lalo siyang na-enhance. So, ayun. Then, nung 2020, na-realize ko na style ko pala yung Y2K. Tapos, nung 2021, this year, na-realize ko din na gusto ko rin pala talaga ng body or hip-hop style. And ngayong 2021, nalaman ko din na style ko din pala yung streetwear. So, ayun. Kunikwento ko sa inyo tong mga makeup things and fashion things na mga na-discover ko tungkol sa sarili ko. Kasi, for me, this is one of the happiest times during my junior high school life na, yun nga, nalaman ko or na-discover ko sa junior high school pala or sa high school life mo pala malalaman kung paano mag-makeup or kung interested ka ba talaga sa makeup na babae or kung ano ba talagang style mo, into fashion ka ba, ano bang gusto mo, or mas makikilala mo yung sarili mo.
So, ayun, right now, I'm still learning how to do my makeup properly and yung mga techniques, and I'm still learning about fashion and kung ano ba talagang gusto ko. Mas kinikilala ko pa yung sarili ko, and ayun, inaano ko, mas hinahayaan ko yung sarili ko na alamin kung ano pa ba yung ibang style ko. Kumbaga, hindi ko nilalock yung sarili ko na Y2K lang yung style ko. Hindi ko din nilock yung sarili ko na body or hip-hop lang yung styling ko or streetwear lang. So, yun, kung ano bang gusto ko, yun, inaaral ko siya kung ano pa bang mga gusto ko. Sa junior high school ko, natutunan kung paano mas lalong pagandahin or i-enhance yung sarili ko, kung ano yung mga bagay na bagay talaga sa akin, and natutunan ko kung paano mas alagaan yung sarili ko physically, mentally, and emotionally. And right now, I'm still learning kung paano mas gagaling ako sa mga bagay na ganun. So, when it comes to studies naman, during my junior high school life, ang pinaka natutunan ko or nalaman ko tungkol sa sarili ko is nalaman ko nung junior high school life ko, lalo na simula nung pumasok ako nung grade 7 or first year high school, dun ko nalaman na ako pala yung tao na perfectionist person pala ako. Gusto ko pala binibigay yung best or 100% ko in things. And fun fact guys, si mommy, si daddy, yung family ko, yung mga kasama ko dito sa bahay, sa totoo lang, hindi nila nakikita or hindi nila alam na may ugali pala ako na perfectionist. So, ayun, ang tingin nila sa akin dito sa bahay is pa-bunging-bunging lang. Pero okay lang yon, kahit na yung sarili kong pamilya, hindi nila alam na perfectionist pala ako, gusto ko pala binibigay yung best or 100% ko in all things. Okay lang sa akin yon na hindi nila yon alam. And ayoko na rin ipilit na gusto ko ganun yung isip nila towards sa akin. Ang mahalaga is yung sarili ko. Alam ko sa sarili ko na yun nga, perfectionist ako and gusto ko binibigay yung best ko. At ang isa pa sa sobrang blessing, halos lahat ng naging classmate ko from grade 7, grade 8, 9, and 10, ang tingin nila sa akin is a person who gives her best or 100%. Kaya masaya ako na ganun is because yung mga classmates ko, sila yung kasama ko everyday. Sila yung kasama ko sa hard work, sa hirap, at sa ginhawa. Kahit, alam mo yun, kahit umuwi ka na iba yung tingin sa'yo ng mga kasama mo sa bahay, at least yung kasama mo everyday sa classroom, yun ang tingin sa'yo. Kung ano yung gusto mong tingin nila sa'yo. And also, yun din yung tingin sa'kin ng mga friends and best friends ko. Kaya thankful ako na kahit hindi ganun yung tingin sa'kin ng parents ko, at least yung mga kasama ko din na everyday or madalas ko din nakakasama, at least ganun yung tingin nila sa'kin. So ayun, nakwento ko na sa inyo yung tungkol sa sarili ko and tungkol sa pagka-discover ko na perfectionist nga ako. So ngayon naman, pag-usapan naman natin yung tungkol sa mga friends. So ito, ang pinaka-pinaka nakaka-excite na kwento dito tungkol sa junior high school life, yung mga friends and best friends or tropa na yan. So, ayun guys, pagdating dito sa friends and best friends, ikukwento ko sa inyo yung iba't ibang klaseng friend, best friend, or tropa na nakasama ko since grade 7 to 10. Pero syempre, hindi ako mag-drop name kasi hindi naman ako nag-vlog or nag-film ngayon para makipag-away, bro. Gusto ko i-share yung mga experience ko. Pero bago ko sa inyo ikwento yung iba't ibang klaseng friend na nakilala ko during my junior high school life, gusto ko na agad kayo unahan na. So, ang nangyari kasi sa junior high school life ko, ako kasi yung tao na mahilig akong bumuo ng squad. Like, dahil friendly ako, kapag meron akong friend, tapos meron na pa akong isang friend, tapos parehas sila na wala naman masyadong friends, bukod sa akin lang, parang ang nangyayari, dahil, syempre, dalawa silang friend ko, para hindi mahati na yung oras ko, nangyayari, nagkakasama na kami. So, unti-unting nabubuo siya. Like, for example, meron akong friend nung grade 7 na naging kaklase ko nung grade 9. Ngayon, lagi kong kasama yon. Tapos, meron ako pa ako kunwari naging friend na tatlo na sa classroom or classmate ko nung grade 9 din. So, ang nangyayari madalas, is for example, grade 9 na ako. Tapos, kunwari, meron akong friend nung grade 7. Tapos, naging kaklase ko ulit siya nung grade 9. Tapos, meron akong tatlong bagong naging friend nung grade 9 na classmates ko. Tapos, magkaka-classmate na kami. Ang nangyayari, dahil lagi kong kasama yung isa, which is yung friend ko since grade 7, tapos madalas ko din kasama yung tatlong bago kong friend na classmate ko din, parang ang nangyayari, nagiging magka-close yung dalawang yon dahil sa akin. Parang nagiging magnet sila. Kasi nga, friendly ako. Kaya yung mga kaibigan ko, parang nagiging magkakaibigan na lang din. So, ayun, ganun yung nangyayari. Yung nagiging kaibigan, mga kaibigan ko, nagiging magkakaibigan din. Tapos, madalas nagiging squad kami. Ganun yung nangyayari minsan. Tapos, minsan naman, parang binuo ko talaga sila na para magkaroon kami ng malaking family ng mga babaeng magkakaibigan. Ayun na nga, bago ko explain yung iba't ibang klaseng friend na nagkaroon ako since grade 7 to 10,
yun nga, gusto ko lang sabihin na halos lahat ng mga friends ko na to, yung iba nga best friends pa, tapos yung mga tropa, halos lahat sila, hindi na sila part ng buhay ko sa ngayon. Yun, feeling ko ano lang sila eh, parang dumaan lang sila sa buhay ko para sa experience, memories, tapos lessons. Di ba may mga ganun naman tao, tapos nagiging kaibigan mo sila, pero for memories lang pala sila or for lessons. So, ganun yung nangyayari. So, please don't judge, guys, kung ba't di na kami friends. So, ayun, yun na nga. Sasabihin ko na sa inyo yung iba't ibang klase ng friends, best friends, or tropa na nagkaroon ako since grade 7 hanggang ngayon, grade 10. Okay, so ayun, let's start with the first one. So, ayun, meron ako naging friend na pretty, kaso chubby. Tapos, ayun, meron palang mga taong ganun, kahit pretty, pero pag chubby, feeling nila hindi na sila maganda, and mababa yung self-confidence nila. So, ayun, meron ako ganun naging friend. Second, meron din ako naging friend na, actually, squad kami nito, grade 7. Meron din ako naging friend na, squad kasi kami, pero siya yung friend na, parang hindi kami masyado, wala siya masyadong alam tungkol sa akin, wala din ako masyadong alam tungkol sa kanya. Hindi rin kami yung friends na magkokopyahan kasi hindi niya ako papakopyahin. Hindi ko rin naman siya papakopyahin. Alam mo yun? Basta ganun kaming friends, tapos parang hindi niya ako nakikita, hindi ko siya nakikita. So hindi kami mag-best friend, friends lang kami or tropa lang kami, magkasama lang kami dun sa squad. So ayun, naging friend, may naging friend ako na ganun. So next, meron din ako naging friend na friend ko siya nung grade 7, pero hindi kami sobrang close friend. Kasama din siya sa squad namin. Tapos nung grade 8, hindi na kami classmates. Tapos nung grade 9, last year, classmates kami. Doon kami naging mag-best friend. Tapos naging mag-best friends kami to the point na marami na rin siyang alam sa akin, marami na rin akong alam sa kanya, supportive siya sa akin, supportive din ako sa kanya. Tapos, pero hindi siya nagpapakopya, hindi din ako sa kanya nagpapakopya. Nagkukwento rin naman, nagpupunta rin siya dito sa bahay namin, nagpupunta rin ako sa kanila. Tapos ayun nga, friend ko siya since grade 7. Pero yun nga, hindi nga kami best friend kasi squad nga kami nung grade 7. Tapos siya yung kasama sa squad na hindi ko best friend, ganun. So yun nga, naging mag-best friend kami ng grade 9. Tapos, napasama na naman siya sa bago kong squad nung grade 9 dahil nga lagi niya ako sinasamahan. So yun, sobrang mag-best friends na kami, pero hindi ko ine-expect na meron palang mga ganun, no? Yung parang kahit sobrang mag-best friend na kayo, nagsusuportahan kayo, okay naman kayo, lagi naman kayo magkasama sa school, nagpupunta siya sa bahay niyo, nagpupunta ka sa bahay niya, and siya yung friend na sobrang mapagbigay niya sa akin, guys. Pero ayun nga, tapos kasama na rin siya sa squad ko kasi nga lagi niya akong kasama. Alam mo yun, tapos sinusuportahan niya na rin ako sa mga crush ko, sinusuport ko rin siya sa crush niya. Pero yun, guys, meron palang mga friend na biglaan na lang matatapos kayo na hindi mo ma-explain kung ano yung reason, bakit na lang nagkaganon. So ayun, biglaan na lang niya akong hindi pinansin. Tapos alam mo yun, yung parang sa utak ko magkaaway kami, pero hindi ko rin alam anong dahilan. Kasi nga hindi niya ako pinapansin eh, hindi ko ma-explain anong dahilan, paano nangyaring magkaaway kami. Trinay ko din sa kanya mag-sorry, guys, and panungin anong problema, pero hindi talaga siya sa akin sumasagot. Hanggang sa, syempre, mapapagod at mapapagod ka. Napagod na lang din ako kakatanong anong problema, bakit nagkaganon, kakasorry na, alam mo yun, mahirap magsorry pag hindi mo alam ano bang ginawa mo. So, ayun, natigil na lang kami biglang magkaibigan. Alam mo yun, may ganun pala, no, yung parang kahit akala mo magiging mag-best friend kayo, hindi pala. So, ayun. So, number 4, meron naman din ako naging kaibigan na, di rin kami sobrang magkaibigan. Alam mo yun, parang kasama ko lang din siya sa squad, kaya kami naging friends, pero wala siya masyadong alam din sa akin. Alam mo yun, hindi rin kami masyadong nag-share about sa mga problems. Parang magkasama lang kami, ganun. And number 5 na kind of friend na nagkaroon ako, dito na ako mag-name drop. So ayun, Edvan, kung nanonood ka man, this is for you, bitch. So ayun, sa kanya lang ako nag-name drop kasi itong kaibigan kong to, best friend ko siya since grade 6 until now, na grade 10 na kami. So ayun, ito yung best friend kong napakaganda, napakatalino, at napakabait niya talaga, guys, as in. So ayan, sabay kaming nag-graduate ng grade 6 and sabay kami nag-moving up ngayong grade 10, and ayun, sobrang mag-best friends talaga kami, guys. So siya yung best friend ko na halos lahat ng problems ko talaga simula grade 6 na kwento ko na talaga sa kanya, to the point na noon parang twice a week ata nakikita kami talaga nito para magkwentuhan ng mga nangyari sa amin tungkol sa school, family problems or problems sa life. Alam mo yun, nag-iiyakan, ganun. So ayun, Edvan, shout out sa iyo. Mag-comment ka naman down below. Alam ko nanonood ka. So ayun, next, number 6, meron din ako naging friend na ito, mag-name drop ako. Hi Anna. So ayan, alam ko nanonood ka ngayon dahil ito si Anna, napaka-supportive din itong best friend ko na ere.
So, itong number 6 naman na kind of friend na si Anna, napaka-pretty din nito, tapos sobrang sipag, matalino. Naging mag-friends din kami kasi sabay kami napupuyat, kakaaral, answer. Tapos solid din siya kakwentuhan sa mga problema, tapos tawanan. All in all na rin tong si Anna. So, ayun. And number 7, meron din ako naging friend na pretty, kaso hindi siya masyado ganun kadedicated sa studies niya. Pero pretty siya, tapos sobrang bait niya, like hindi siya madamot, sobrang mapagbigay siya, like mahilig siya mag-gift, and ayun, mahilig din siya magbigay ng food. So next, meron din akong naging friend na pretty siya, tapos matalino din, kaso siya yung friend na hindi mo alam kung totoo ba siya sa'yo o hindi. Tapos siya din yung friend na kahit alam niyang crush mo yung lalaki, siya yung friend na malalaman mo after a day or after a week, malalaman mo na lang nagde-date na sila or nakikita na sila nung guy na crush mo. So ayun, meron pa lang mga ganung friend. Yung alam mo yun, hindi mo alam kung totoo ba siya sa iyo o hindi. Alam mo yun, parang ang gulo lang. So ayun, those are different kinds of friends na nagkaroon ako, and madami pa. Pero yung 8 friends na kwento ko sa inyo ngayon, sila yung mga friends na talagang naging friend ko or naging best friend ko or talagang naging tropa ko. Kaya marami pa sila, pero kasi mahahaba nang haba yung vlog, kaya yung 8 lang na yun yung kwento ko sa inyo. So ayun, sa junior high school, sa 4 years, ang pinaka mga natutunan ko is, una, ang pinaka natutunan ko is minsan ka lang maging teenager. So I think dapat mag-focus ka kung ano yung passion mo, kung ano yung hilig mo talaga, kung saan ka magiging masaya. And also, sa 4 years na junior high school student ako, natutunan ko na dapat palakasin mo yung sarili mo, ibigay mo talaga yung best mo, or mag-invest ka sa sarili mo, i-cheer mo yung sarili mo, palakasin mo yung sarili mo. Kasi sa high school, hindi ka lang physically mapapagod. And mapapagod ka rin mentally, pero hindi lang dahil sa kaka-enjoy or dahil sa school. Mapapagod ka rin mentally kasi dyan pumapasok yung mga family problem, kasi mas naiintindihan mo na kasi high school ka na. And yung stress mo. And sa high school pala, bukod sa physically, mentally, masasaktan ka din emotionally and mapapagod ka. Kasi nga, dyan nga papasok yung mga stress. Dyan ka na makakapasok na magkakaroon ka na ng breakdown. Stress ka na sa school, magkakaroon minsan ng family problem, friend. And also, i-continue mo lang ibigay yung best or 100% mo. Kung ano man yung plan mo, goal or pangarap mo, wag na wag kang mawawala sa alignment. And kahit man mag-enjoy ka, wag na wag mong pababayaan yung pag-aaral mo. And last but not the least, ang pinaka-importanting na tutunan ko is halos lahat ng taong nasa paligid mo during high school life, lahat sila fake. So, ayun, halos lahat ng yon pinapakita lang nila sa'yo kung ano yung gusto nilang makita mo. Hindi mo sila kilala. Kaya dapat talaga maging solid kayo ng sarili mo and maging mag-best friend kayo ng sarili mo. And huwag kang agad-agad magtitiwala, kasi madalas kung sino pa yung best friend mo, sila pala talaga yung sobrang fake sa'yo. Like, sila yung makakasira sa'yo mentally and emotionally or makakasakit sa'yo ng sobra. So yun guys, lahat ng mga natutunan ko during my junior high school life. So I think dito na mag-end tong vlog na to. Sana nag-enjoy kayo kung saan nagkwento ako ng sobrang dami and ang dami niyong nalaman tungkol sa akin. And nakita niyo yung last days na nagsasagot ako or studying clips ko. And sinama ko kayo sa moving up day ko. And ikwento ko sa inyo yung mga experience ko and yung mga natutunan ko during my junior high school life. And ipinakita ko rin sa inyo yung mga gift ko for myself ngayong junior high school ako. So, ayun. And also, ipinakita ko sa inyo yung mga gift ko for myself ngayong naka-moving up na ako. So, sana na-enjoy nyo tong vlog na to. And please don't forget to like, comment, and also please subscribe to my YouTube channel and follow me on my social media accounts. And don't forget to hit that bell button to get notified every time I post a new video. So ayun, ilalagay ko sa dulo ng vlog na to yung mga picture ko na kinuha ko kanina. So ayun, see you on my next vlog guys. Babush! Short-term friends, only talk to the